Magandang gabi muli sa inyo mga buddy. Heto na naman tayo sa isang Taal Volcano episode. At napaka-interesting ng topic na ating pag-uusapan. Hihimayin natin yung ipinalabas ng Fibox na press release kaninang umaga, bandang alas 6:30 ata yon. Pero syempre, bago tayo magsimula mga buddy, kailangan muna natin na mag-shoutout dito sa ating mga kababayan na nagpahatid ng kanilang mga komento dito sa ating last na ginawang Taal Volcano episode. So kahapon tinalakay natin yung sinabi na Yusek Renato Solidum, na kung saan ay sinasabi niya na yung kumakalat sa social media na kung saan ang smog na nakikita sa Metro Manila ay galing sa Taal. So pinabulaan na niya yon. Sinasabi na fake news nga raw yung mga naglabasan. So ngayon ating tatalakayin uli at kung ano yung nilalaman ng press release nila kanina. So shout out nga pala dito kay Arnold Cumia, Rowena Fernandez, Gima Naoha, Zel Tolentino, Viel Reyes, Azodem Bing, Debs Delizain, Ansi Anyo Nuevo, THS, Haniko, Princess Miracle, Arvin Mendoza, Joanna Santos, Nenita Manansala, Kristen Joshua Serrano, Cecilia Gatchalian, Ramises Laurel, Maridel Sheffer, Hunter Dex Hunter, Cesar Visleño, Pink Apple TV, Napoleon Gardening, Teresa Espiritu, For Gamers Only, Joel Carino, John Jumacchio, Dani Osorio, Kate Castillo, Pyro Crackers, Manuel Federes, Consing Sadiwa Marasigan, Rosario De Castro, Raymax TV, John Ray Natanawan, Lian Bautista, Jolo Manuel, Ronnie Caberto, Mercy Mendoza, Dori Ariola, Salmer Pareña, Osterich Kaiser Tum, Jack Stones TV, Cesar Austria, Alwinder Lee, Leynad. So dumako muna tayo dito mga buddy sa Taal Volcano Bulletin na ipinalabas kaninang alas 8 bago tayo pumunta sa press release. Although nauna yung press release bago lumabas itong Taal Volcano Bulletin. So nakapagtala ng 6 volcanic earthquakes si Taal. Then yung kanyang taas ng steam ay 2,500. At ang kanyang SO2 emission from 14,000 kahapon, bumaba siya 8,982. So ito ay naitala June 29 kahapon, no? So huwag kayong malito. Yung mga tinatala na SO2 emission ngayon, June 30, yun ay kuha kahapon June 29. At yung kuha naman kahapon ay kuha noong June 28. Patuloy pa po yung alert level 2 or may increased unrest. So ito naman yung ating SO2 emission and volcanic earthquakes bar chart na kung saan ay makikita yung pagbaba from 14K to 8K. Okay, so dumako tayo ngayon dito sa ipinalabas na press release on volcanic SO2 dispersal information for Taal Volcano. Inilabas nila ito bandang 6:30 kaninang umaga. Basahin natin yung ilang parte dito kasi ito ay sa wikang Ingles. Then after mga ilang oras, 2:30, naglabas sila ngayon ng wikang Tagalog kasi nabasa ko sa comment section itong inilabas nila na English version na kung saan marami ang nagpahatid ng pagkadismaya na ating mga kababayan dahil nga hindi nila maintindihan English. So marami nang bash of P-Box, binabasa natin yung mga comment, yung iba talaga ay minsan below the belt din yung tira nila. Alam nyo mga buddy, itong ginagawa natin ay hindi ito tumitira sa P-Box, no? Tayo nagpapahayag lang ating opinion, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung napapansin natin. Pinupuri natin ang P-Box kapag may mga magandang ginagawa. Pero hindi ibig sabihin na nagpapahayag tayo ng ating opinion ay nang babash na tayo sa kanila or tinitira natin sila. Nakalagay din dito kasi sa ipinalabas nila na to yung mga lugar. Yung mga lugar. So noong June 28, yung area ng Batangas, Cavite, Laguna, Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales. June 29, nandito rin nadagdagan kasama na rin yung iba pang mga probinsya or mga lalawigan. Then dito sa isang image, ito yung kuha sa ano sa NASA Worldview. Sisilipin natin mismo sa NASA Worldview. Then basahin natin yung sinabi dito ng Fivox sa kanilang Tagalog version para mas maunawaan natin, para mas maunawaan ng ating mga kababayan. Ayon sa datos mula sa satellite noong 29 June 2021, ang mga plume ay nagpakita ng mas malawak na pagkalat sa himpapawid ng Luzon. Ang mga datos na ito ay nakumpirma ng ating obserbasyon ng volcanic smog o VOG sa Kalakang Taal, kaya naglabas tayo ng isang advisory noong alas 6 ng umaga June 28 bago maitala ang pinakamataas na SO2 flux na 14,326. So ito ay binasa lang natin sa kalagitnaan. Pero dito sa unahan, nabanggit nila yung mga
Planetary Boundary Layer or PBL na malapit sa ibabaw ng kalupaan hanggang sa upper troposphere na halos 20 kilometro ang taas mula sa sea level. At dito sa second paragraph nakalagay, dahil sa mga bagong labas na scientific data mula sa mga satellite platforms, kinikilala ng DOST Phoebox ang mga katibayan ng mas malawak na pagkalat ng volcanic SO2 sa himpapawid ng kabuuang NCR. So dito, sinasabi na nila na hindi lang smog, hindi lang basta smog or galing sa human activities ang nakikita sa Manila, kundi ito ay may halo na rin na volcanic smog na galing nga kay Taal. So binibigyan tibay natin ang kahalagahan ng uncertainty ng at limitasyon ng datos ng tulong ng mga mamamayang mapagmasid. Ayan, yung mga mamamayang mapagmasid, tayo yon, at ng palaging paghamon sa ating sariling mga pananaw, interpretasyon at isip. Nais nating iyakin sa publiko na tayo ay nakatuon sa pagbibigay ng pinakamahusay at pinakabagong datos ukol sa mga minamanmanang bulkan, lalo na kung may mahalagang implikasyon sa kaligtasan at kalusugan ng lahat. Itong si FEMO Weather ay talagang pinabubulaanan kasi hindi daw pwedeng magsinungaling yung kanyang aparato. Kitang-kita doon ang biglang pagtaas eh. Kaya nga nakagawa tuloy siya ng video dahil na rin doon sa request natin. Sige, ilabas mo sa publiko para at least alam, no? May ibang side ng istorya, hindi lang yung sa Phoebox. Dumako tayo ngayon dito sa sinasabi ko na mga planetary boundary layer. Ito, nandito ito sa ano eh, sa ano, sa NASA Worldview. Ayan. So ito po ang mapa ng Pilipinas, lalo na po itong parte ng Luzon. Ngayon dito, mayroon ditong layer. So ini-hide ko ito. Ito yung layer na ito na naka-hide. Ito yung upper troposphere. So ito ay June 29 na, no? Subukan natin June 28 kasi. June 28 yung sinasabi, di ba? Na ano, na pinagtatalunan. At saka itong June 29. So sa June 28, kapag ating binuksan itong layer na to, ayan. So nandito sa west side, itong sulfur dioxide concentration sa upper troposphere. At dito naman sa middle troposphere, ayan, lumabas itong dark blue. At ito naman yung lower troposphere. Saan na siya? At ito yung planetary boundary na sinasabi. Ayan. So, nandito yung concentration kasi yung hangin maaaring papunta dito sa southwest. Ayan. So, pag binuksan natin itong June 29, ito na, ay lumabas. So, nandito na siya. Natatakluban na ng SO2 emission concentration itong ano, itong Luzon. I-hide muna natin para makita natin. So pag binuksan natin itong planetary boundary, ayan ay lalabas. Ibig sabihin talagang nakaabot sa NCR itong sulfur dioxide emission, ano, itong VOG ni Taal Volcano. Makikita mo yung ano ng sulfur dioxide. Ayan, no? Kitang-kita sa upper troposphere, sa middle troposphere, sa lower troposphere, okay? At dito sa planetary boundary. Ito 29 to. Ha? 29. Ngayon i-hide muna natin lahat. Tapos tingnan natin sa 30. Ayan, ito ngayon yung 30. Ngayon, dito sa planetary boundary, ayan. So, meron pa rin siya, 'di ba? Dito sa lower troposphere, ayan, nag-iiba yung kulay niya, ibig sabihin nagpapatong-patong siya. Ito yung taas, no? Yung taas nung ano, yung sakop niya. So ito sa June 30. Balikan natin ang bahaging ito sa kanilang press release at basahin natin. Una na itong itinanggi ng aming tanggapan dahil sa kakulangan ng hawak na batayan at dahil sa ampangkalahatang direksyon ng hangin at pagpadpad ng SO2 mula sa Taal ay patungong hilagang silangan at silangan mula pa noong Hunyo 28. Inilabas din natin ang pahayag na ang haze sa Metro Manila ay sanhi ng smog mula sa aktibidad ng tao. Ang interpretasyon nito ay sinuportahan ng impormasyon mula sa DOST Pag-asa ng pagkakaroon ng isang mainit na sapinanghangin sa ibabaw ng isang kilometrong taas na himpapawid na siyang pumipigil sa pag-angat ng mas malamig na hangin mula sa ibabaw ng lupa. Kaya't nakulong ang mga pollutant at naipon ang smog sa kabuuang NCR at mga karatig na lalawigan. Ngayon, silipin natin dito mga buddy uli sa NASA Worldview at ito yung sinasabi nila kasi ang direksyon ng hangin ay papunta dito. So, walang nakita dito na concentration ng sulfur dioxide. At ito yung sinasabi nila. Kaya hindi nila pinatotohanan na mayroong smog
or mayroong vog dito sa Calacang, Maynila. Pero dito sa Copernicus image noong June 28, mapapansin na nasasakop ng mapula na may dilaw na bahaging ito ang Calacang, Maynila. At ito nga ay nagre-represent sa sulfur dioxide emission ni Taal Volcano. So sana po nakapagbigay ito ng kalinawan sa ating mga kababayan. Patuloy pa rin po na nararamdaman or nakikita itong vog na to sa Taal Lake vicinity, at marami na pong nagre-reklamo na ating mga kababayan. Marami nang dumadaing, marami nang nagkakasakit. Ang daming nagme-message sa akin, mga buddy. Naninikip yung paghinga, masakit sa lalamunan. Kawaawa yung ating mga kababayan na nandyan talaga. Kung merong malilipatan lang sana sila, napakadali eh, no? Subabay pa sa pandemic. Kaya yan ang sitwasyon ngayon sa Batangas. Sana itong nangyayari na ito na pagkalat ng sulfur dioxide ay talagang tumigil na, mawala na, kasi nalalagay na sa alanganin yung kalusugan ng ating mga kababayan. Sa matagal na pagkakalanghap nitong sulfur dioxide ito, napakalaki ng epekto nito sa kalusugan. Lalong-lalo na doon sa may mga issue sa baga, no? Kung kayo man ay walang kailangan gawin sa labas na importante, doon na lang kayo sa loob ng bahay at mag-mask kayo, yung N95 mask, para at least ay ma-minimize kung ano man yung mga nalalanghap ninyo na hangin na galing nga dyan sa Bulkang Taal. So hanggang sa muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.